Magandang araw! Mahalagang maunawaan natin ang kahalagahan at halaga ng bawat pera o salapi. Ang paghahambing ay isang paraan upang maunawaan mo ang halaga ng bawat pera. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makapaghahambing ng iba't ibang salapi o pera gamit ang mga simbolo sa paghahambing. Magbalik-aral muna tayo sa mga simbolo na ating gagamitin. Una, gagamitin natin ang simbolong greater than o mas malaki kung ang bilang na nasa kaliwa ay mas malaki kaysa sa kanan. Halimbawa nito, ang 356 ay mas malaki o greater than sa 251. Nakikita mo ba? Pangalawang halimbawa, 67 ay mas malaki o greater than sa 79. Samantalang, ang less than o mas maliit ay ginagamit natin kung ang nasa kaliwang bilang ay mas maliit kaysa sa kanan. Halimbawa, ang 432 ay mas maliit o less than sa 643. Pangalawang halimbawa, ang 32 ay mas maliit o less than sa 43. At ang huling simbolo ay ang equal to. Ang equal to o ang ibig sabihin nito ay magkapareho o magkatumbas, ginagamit natin kung pareho ang halaga o ang bilang ng nasa kanan at kaliwang bilang. Halimbawa nito, 276 is equal to o magkapareho o magkasimpareho o magkatumbas sa 276. Sumunod na halimbawa, ang 56 ay is equal to 56. Ngayon naman, puntahan na natin ang ating aralin. Ating pag-aralan. Isang araw, naisip ni Raul bumili ng bagong sombrero gamit ang naipon niyang pera na mula sa kanyang buwanang baon. Nakaipon siya ng 90 piso. Makabibili kaya siya kung ang presyo ng sombrero ay 68 piso? Ating paghambingin ang presyo ng sombrero at ng pera ni Raul. Narito ang presyo ng sombrero, 68 piso, at ang pera ni Raul na 90 piso. Tandaan mo, kapag tayo ay maghahambing at pareho ang mga unang digits, paghambingin natin ang kasunod na digit. At ano ba ang kasunod nila yung digit? Ito ay ang 8 at ang 0.
sa 8 at sa 0, ano ang mas malaki? Tama, ito ay ang 8. Kung ganoon, lalagyan natin ito ng simbolong greater than. Kasi mas malaki ang 8 kaysa sa 0. Kung ganoon, ibig sabihin ang 68 piso ay mas malaki kaysa sa 60 piso. At isinusulat natin ito sa ganitong simbolo. O, sapat ba ang pera ni Raul? Makakabili ba siya ng gusto niyang sombrero? Tama, hindi. Kasi kulang ang kanyang pera. Ang sumunod naman ay binigyan ni tatay si bunso ng 85 piso. Samantalang si ate ay 65 piso. Sino sa dalawa ang mayroong mas maliit na perang natanggap? Alamin natin sa pamamagitan ng paghahambing. Narito ang perang natanggap ni bunso. Ito ay ang 85 piso. Samantalang si ate ay mayroong natanggap na 65 piso. Ngayon, napansin mo ba ang unang digit? Tama, ang unang digit sa 85 piso ay 8. Samantalang sa 65 piso ay 9. Ating paghampingin ang 8 at 9. Ano ang iyong masasabi? Tama, mas maliit ang 8 kaysa sa 9. Kung ganoon, ang simbolong ating ilalagay ay mas maliit. Kaya ito ay nakaharap sa 9. Kung ganoon, sino sa dalawa ang mayroong mas maliit na natanggap na pera? Tama, ito ay si bunso dahil ang 85 piso ay mas maliit o less than sa 65 piso. Kaya si bunso ang nakatanggap ng mas maliit na pera. Ngayon naman, ating pag-aralan. Nakapag-ipon si Margo ng 75 piso mula sa kanyang natirang baon. Si Marga naman ay nakapag-ipon ng 70 piso at 5 piso. Sino sa dalawa ang mayroong mas malaki o mas maliit na naipong pera? Ating alamin. Narito ang naipon ni Margong pera. Ito ay ang 75 piso. Samantalang, ang naipon naman ni Marga ay 70 piso at 5 piso. Ano ang iyong napapansin sa dalawang halaga ng pera? 75 piso at 70 piso at 5 piso. May napapansin ka ba?
Tama, kapag pinagsama natin ang 70 piso at 5 piso, ito ay magiging 75 piso. Kung ganoon, pareho lamang o magkatumbas ang perang naipon ni na Margo at ni Marga. Kaya, ang ating ilalagay ay equals. Ngayon naman, sagutin mo ang inihanda kong pagsasanay para sa iyo. Paghambingin ang mga sumusunod na halaga ng pera. Unang bilang, 36 na piso at 63 piso. Anong simbolo ang iyong ilalagay? Magaling! Ito ay ang less than. Dahil mas maliit ang 36 na piso kaysa 63 piso. Ang sumunod naman, ano ang iyong kasagutan? Tama, less than pa rin. Dahil ang 65 piso at 75 piso ay mas maliit kaysa 100 piso. Ang sumunod, ano ang iyong kasagutan? Anong simbolo ang iyong ilalagay? Magaling! Ito ay ang greater than o mas malaki. Dahil ang 87 piso ay mas malaki o greater than sa 78 piso. At ang sumunod naman, anong simbolo ang iyong ilalagay? Magaling! Ito ay equals dahil parehas lamang ang halaga ng dalawa. Ang husay mo talaga! Tandaan mo! Gumagamit tayo ng simbolo sa paghahambing ng greater than kung ang bilang sa kaliwa ay mas malaki kaysa kanang bilang. Halimbawa, nakikita mo ba? Ang 28 piso ay greater than 18 piso. O ang 28 piso ay mas malaki kaysa 18 piso. Ang less than naman ay ginagamit kung ang bilang sa kaliwa naman ay mas maliit ang halaga kaysa kanang bilang. Halimbawa nito, ang 32 piso ay mas maliit o less than sa 38 piso. At ang equal ay ginagamit kung ang nasa kaliwa at kanang halaga ay magkapareho o magkatumbas na halaga. Halimbawa nito. Nakikita mo ba? Maraming salamat sa iyong pakikinig at sana ay may natutunan ka sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!